Hi guys, welcome to Richard Kabili YouTube channel, and to this video, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-transfer ng files from phone to laptop or PC. So okay guys, gagamitin natin na pag-transfer is a USB cable. So okay. Okay guys, bago natin simulan, so ayun, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, let's start. So okay, ayun. Una nating gagawin is connect natin itong USB cable sa laptop at sa phone. So okay. So ayun guys, once na ma-connect na natin yung USB cable sa laptop at sa ating phone, so sa ating phone may magpa-pop up na ganto na option. So ayun, may pamimilian diyan na charge only, transfer files, and transfer photo. So ayun guys, kapag ka magta-transfer kayo ng files, so pipiliin niyo is itong transfer. So kapag ka naman yung photo lang, so transfer yung photo. So ayun, pinili natin is transfer files. So okay, magta-transfer tayo ng files papunta sa phone to laptop or laptop to phone. So ayun guys, kapag ka-connected na siya yung ating phone and laptop gamit ang ating USB cable, so ayun, dito na tayo sa PC or laptop. Okay guys, nandito na tayo sa ating laptop. Then ang gawin nyo is magbukas kayo ng File Explorer. So ayun, open kayo ng File Explorer. Then ayun guys, dito sa File Explorer, so ayun, hanapin nyo is itong pinakang this PC or itong pinakang device and drives. So ayun, makikita niyo siya dito sa this PC. Then ayun, makikita niyo diyan yung Oppo A5s. So ayun guys, gamit ko nga palang phone is Oppo A5s. So dito sa device and drives, so makikita niyo diyan yung pinakang folder ng inyong laptop at yung i-connect natin na phone. So ayun, gamit nga natin is Oppo A5s. So lalabas dito yung phone name ng inyong i-connect na cellphone. So ayun, gawin nyo lang is kapag magta-transfer kayo ng file from phone to laptop gamit ang USB, so ayun, ito may makikita kayo ditong name niya. Then gawin nyo lang is click nyo itong folder na yan. So ayun, pagka-click nyo nung folder na Oppo A5s, so makikita ninyo dyan yung pinakang storage nya. Ang phone natin is mayroong isang internal storage. So kapag ka mayroong nakalagay na SD card sa inyong phone, so makikita rin siya dito. So pwede rin kayong kumuha ditong file, then transfer nyo sa inyong laptop. So ayun, sample tayo ng file na ta-transfer natin sa ating laptop or PC. So ayun, punta tayo dito sa SD card. Sample lang to guys. Then hanap kayo ng inyong file kung saan siya nakasave. So sample tayo dito, punta tayo sa photo. So ayun, meron tayo ditong photo na ita-transfer papunta sa laptop. So okay guys, meron din ako ditong video. So gawin nyo para ma-transfer siya. So okay, click nyo lang siya, then or pili kayo ng file na gusto nyo i-transfer. Then right click nyo. Tapos dito may makita kayong cut or copy. So ayun, try nating i-cut. Kapag ka-cut, wala siyang maiiwang file dyan, malilipat sa laptop. Kapag copy lang, may maiiwan dyan file na the same, magkakaroon din yung inyong laptop. So try natin yung cut. So kapag ka-cut na natin, then
punta na tayo dito sa PC again, this PC. And guys, kapag ka nakat na ninyo yung inyong file na gustong i-transfer, so dito sa may taas, so may mga meron dyan mga folder na pamimilian na direct doon sa inyong laptop. So bahala na kayo mag-save kung saan nyo gustong i-save. So sample lang to guys, punta tayo sa document, then dito sa computer. So okay, so ayun, pili natin ang folder na gusto nyong i-transfer yung inyong file. So sample natin ito guys. So ang gawin nyo, kapag nasa folder na kayo na gusto nyong i-save yung inyong file, so okay, right click nyo uli, then click nyo itong paste. So ayun guys, na-transfer na yung inyong file na galing sa inyong phone or cellphone na file. So ayun guys, ganun lang kadali mag-transfer. So ayun, pwede nyo siyang gawin vice versa or laptop to phone. Ganun lang ang procedure. So ayun guys, another na paraan pa para mag-transfer ng files. So okay, para mas madali, halimbawa ito guys, so i-maximize nyo or minimize yung inyong folder. Then gawin nyo lang is open uli kayo ng file explorer. So ayun guys, kapag ka naka-open na uli kayo ng file explorer, so open nyo yung folder ng inyong phone. Then pili nyo yung kung saan nyo uli isi-save yung inyong tra-transfer. So ayun guys, so gagawin natin ngayon is ibabalik natin yung file na nasa laptop papunta naman sa phone, sa ikalawang paraan naman. So ayun guys, dito hindi kayo gagamit ng cut or copy. Ang gagawin nyo is ito guys, di naka-open na kayo ng dalawang folder, file explorer. So ayun, gawin nyo lang, itapat nyo dito yung arrow ng inyong mouse, then click nyo, then hold, then i-drag nyo papunta dito sa pinili nyong folder dito sa inyong phone. So sample guys, so kapag na-drag nyo, naka-hold yung inyong click yung inyong mouse, naka-click siya, hold. So okay, then i-release nyo yung inyong mouse. So ayun, ayun guys, nag-transfer na siya yung inyong file sa inyong phone again. So ayun guys, ganun lang kadali mag-transfer ng file via phone to laptop or laptop to phone. So ayun guys, ganun lang kadali. And sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang kayo below. Then kapag ka nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo na rin. Then sa mga hindi ko pa dyan subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, thank you for watching.